Kamusta mga ka-basketball and welcome to Nash Basketball TV. Former Purepoods best imports na sina Denzel Bowles at Marcus Blakely, parehong sinibak. Pag-usapan natin yan, pero bago yan, shoutout muna sa mga ka-basketball natin na walang sawang sumusubaybay sa ating mga videos. Arnel Mira, Princess Villafuerte, John Joseph Manlapas, Roy Tonido, Marvin Mulat, Gerald Alferez, CJ Condeno at kay Lander Batoy. Si Marcus Blakely, na dating part ng Grand Slam team ng Purepoods under coach Tim Kuhn, na kasalukuyang naglalaro para sa koponan ng Blackwater Elite, ay papalitan na ni Aaron Fuller ayon sa balita. In fairness kay Blakely, replacement import lang naman talaga siya dahil first choice talaga ng Blackwater itong si Fuller. Pero bago magsimula ang Governor's Cup ay nagpa-practice na si Fuller sa koponan, pero sa kasamaang palad ay tinamaan ito ng sprained ankle injury during scrimmage ng Blackwater. Sa nakaraang East Asia League Terrific 12 ay hindi na nga nakalaro si Aaron Fuller at dito na simulang naglaro si Marcus Blakely. Sa loob ng tatlong laro sa Blackwater, medyo mababa ang naging laro ni Blakely, kaya rin siguro minabuti na lang na palitan ng management ang former best import. Isang game lang naging maganda ang ipinakita ni Blakely at ito ay against Northport na kung saan ay nagproduce ito ng almost triple-double performance. 13 points, 14 rebounds, and 7 assists. Aalis si Blakely na may 1-2 win-loss record ang Blackwater sa team standings. Pag-usapan naman natin ang isa pang former Purepoods best import na si Denzel Bowles. Kamakailan ay maingay ang balita na interesado ang Indonesian team sa pamumuno ni former Gilas coach Raiko Toruman na kunin ang serbisyon ni Bowles bilang naturalized player. Nagsimula na nga mag-training si Bowles mula pa noong September 17 at nakasama na ito sa Pocket Tournament na sinalihan ng Indonesia at expected talaga na maglalaro ito sa 2019 Southeast Asian Games at sa FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers. Pero nagbago ang lahat at napapabalitang tinanggal na nga si Bowles ng Indonesian team at hindi na itutuloy ang pag-naturalize sa kanya. At ang rason, ayon sa team manager ng Indonesia, his mentality likes to change so it becomes less stable. So sa madaling salita, ay mukhang tinotopak itong si Denzel Bowles, kaya minabuti na lang ng coaches na pauwiin itong si Bowles. Saksalukuyan ay naghahanap ang Indonesian squad na magiging replacement ni Denzel. Hindi naging maganda ang sinapit ng dalawang former best imports ng Purepoods at sana ay makahanap sila ng panibagong koponan na lalaruan. So ayan mga kabasketball, hanggang dito na lang muna. Thank you and God bless mga kabasketball.